Ako na nga ang gagawa nito para madali. Gutom ka na siguro. Ano nga pala yung kinukwento mo kanina? Sabi ko, affected ako talaga nung pag-aaway namin bago magbakasyon. Biro mo, buong summer siya talaga ang iniisip ko. Iniintay ko naman dumalaw. O kaya, sumulat man lang. Kaso, wala. Kaya nung makita ko siya kanina, talagang gusto kong sumigaw. Gusto kong tumakbo, lapitan siya. Eh, bakit hindi mo sinunod ang iyong impulse? Ayoko namang isuko ang aking paniniwala. Eh, di kapag ako unang lumapit sa kanya, iisipin na naman niyang payag ako dun sa gusto niyang kasal. Wala namang masama sa pag-aasawa. Kung tutuusin niya, yan ang ultimate goal natin mga babae. Ang maging ina, mag-alaga ng mga bata. Tingnan mo ako, masyadong mapili, malapit na tuloy ako maging old maid. Eh, tama naman ang ginawa mo eh. Hindi ako naniniwalang nagsisisi ka. Oh, look at you. You haven't stopped growing professionally. Hindi ka pa napipreso sa bahay. Oh, tignan mo, nagagamit mo pa ang pinag-aralan mo. You can even attend mga conferences, symposiums, na hindi mo inaalala kung, sino kaya nag-aasikaso sa asawa ko? Baka, inaalala na ako ng darling ko ah. Yung mga ganon. Yun nga ang diferensya eh. Wala na ako inaasikaso. Wala pa nag-aalala sa akin. Teka nga muna, Nils. Are you trying to tell me that you're lonely? Ano sa palagay mo? Pag-uwi ko after office, kami lang dalawa ng maid ko dito. Mabuti kung antukin ako agad. Kung hindi, humahaba ang gabi. Eh, nasan yung doktor na dating dumadalaw sa'yo rito? Nagsawa na ng kahihintay. Tinanggap yung job offer sa Amerika. At ang huling balita ko, nag-asawa na. Pwes, gago siya. Hindi niya alam ang nawala sa kanya. Tsaka, marami ka pa namang makikita dyan eh. Masigit pa sa kanya. At least, you're still free. And you haven't lost your identity. Thanks, Seth. Pero matagal ko nang inamin sa akin sarili na ako ang gaga. Dapat, nung niyaya niya akong pakasal, hindi ko na pinalagpas. Well, you only appreciate the value of someone after you've lost him. Sige, maupo ka. Sandali na lang yung kare.